Hello everyone! It's your best friend from Japan! And for today's vlog, isa-share ko sa inyo ang isa sa mga historical shrine dito sa Japan. Roll VPR! Fuji San second shrine dito sa Fuji no Miyazaki Shizuoka na pangalawa sa mga tourist spot dito sa city na ito. Sinasabi nila na mahigit 1,000 years na rin simula nang naitayo at kinikilalang head shrine sa halos 1,300 shrine nationwide. Pero bago tayo tumuloy sa loob, tradisyon ng mga Japanese kahugasan ng kamay at i-purify ang sarili nila gamit ang tubig sa temzuya o yung parang maliit na hugasan ng kamay. Pero dahil sa COVID, tinanggal nila yung tradisyon na ginagamit na wooden dipper sa paghuhugas ng kamay. At ito ang itsura ko habang pinupurify yung sarili ko bago pumasok ng shrine. Dahil nakapag-purify na tayo ng sarili natin, pwede na tayong pumasok. At ang unang mapapansin natin doon ay yung bahay dasalan o yun yung mismo pinagdadasalan nila. Ngayon naman, ituturo ko naman sa inyo kung paano magdasal dito sa mga shrine. For the first step, kailangan natin i-ring yung bell kung meron man dahil iyon yung way nila para i-inform yung mga kamisama o yung mga god na nandito sila. Second step, di naman papasok yung pera, okay lang kahit magkano. Pero sinasabi kasi nila na mas okay yung 5 yen o kaya goen dahil malapit siya sa word na bond, which is goen. For the third step naman, magbabaw ka ng 2 times. Fourth step mo naman is magkaklap ka naman ng 2 times. And for the fifth step, doon ka na magdadasal. After mo magdasal, for the sixth step, doon ka na magbabaw for the last time. Ito, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ko nung ginagawa ko yung pagdadasal ngayon. Thank you.
mga binibenta rito sa mga shrine sa Japan. Unahin na natin yung Omikoji. Iyon yung mga fortune teller. Nagkakahalaga ang Omikoji ng 100 to 300 yen. Sikat na sikat sila tuwing New Year dahil sinasabi nila kung ano yung mabubunot nila, iyon yung magiging kapalaran nila for the next year. Siyempre, hindi naman lahat okay yung makubunot nating fortune teller. Meron din silang way dito na ginagawa kapag hindi maganda yung nabunot nila. Iyon yung pagkatali ng Omikoji para ma-prevent na kalagay dun sa papel. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano yung ginagawa. Ang next naman natin yung omamori, iyon naman yung mga lucky charm. Merong lucky charm para sa good health mo, para sa business mo, para sa pera, o kahit saan pa man. Kapag dumiretso ka sa bandang left side, merong isang pintuan doon. Iyon yung papasok ng Wakatama Pond. Sa mga gustong umakyat ng Fuji-san o mas kilalang Mount Fuji, sinasabi na bago sila umakyat ng Mount Fuji ay pumupunta muna sila dito sa shrine na to para magdasal at sa Wakatama Pond para ipurify ang sarili nila. Kung hindi niya na itatanong na ang tubig dito sa Wakatama Pond ay nanggagaling pa mismo sa tubig ng Mount Fuji. At based sa nabasa ko, sinasabi niya na ang tubig daw sa Wakatama Pond ay sobrang lamig daw. Kaya chinek ko, which is totoo naman talaga, ang lamig niya nga talaga. At kapag dire-diretso natin yung paikot na daan, makikita natin yung isang way na to. Dito nagaganap yung main festival nila, which is Yabusame Festival o Horseback Archery. Ito naman yung statue na pagkilala nila sa main festival nila. At kapag dinare-diretso mo pa yung daan na to, matatagpuan mo yung park nila dito. Dito sa park na to, nagkalat ang mga street food kapag umatsuri o festival. At kung napapansin nyo man yung mga puno rito na nakapaligid sa shrine na to, ito yung tinatawag natin sakura o cherry trees. Ganito ang itsura nila tuwing summer, autumn at winter. Kapag naman dumating ang spring o April, lalabas yung mga gandang bulaklak ng sakura. Pero kapag summer, autumn at winter, ganito lang ang itsura nila. Sobrang simpleng puno lang na hindi mo akalain na cherry blossom pala. Sana nag-enjoy at may natutunan kayo tungkol sa mga shrine dito sa Japan. Kung gusto niyo pong magkaroon ng kaalaman about Japan, huwag niyo kakalimutan mag-subscribe at click ang notification bell. Huwag niyo rin pong kakalimutan mag-comment ng mga gusto niyo pong malaman sa Japan. Maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta. See you po sa next vlog ko.